Ang salita ng Diyos mula sa Kawikaan, Kapitulo 3, Versikulo 5-6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. ECQ, Enhanced Criminology Questions. What are the privileges of registered criminologists? What is the rule on preference in the appointment of registered criminologists in government agencies under criminal justice system? What are the two concepts of lateral in the service? What are the privileges of registered criminologists? Fast forward tayo. Pumasa ka na ng board exam. Nakapag-take ka na ng oath. So ano ang iyong mga pribilehyo bilang registered criminologist na nakalagay sa ating batas? Ano ba ang pakinabang, di ba? Ano ba ang bentahe ng pagiging registered criminologist kumpara dun sa mga hindi registered criminologist? Ang sabi ng batas, under Section 34, yan, ang unang-unang pribilehyo ay exempt from taking any other entrance or qualifying government or civil service examinations and shall be considered civil service eligible to the following government positions among others. Hindi mo na kailangang mag-take at pumasa ng entrance or qualifying government or civil service examination. Exempted na pag-registered criminologist. Halimbawa, gusto mong pumasok sa kapulisan, Philippine National Police. Ang mga paraan sa pagpasok sa PNP, syempre dapat meron kang eligibility. Eligibility. So yung eligibility mo, pwedeng pumasa ka ng PNP entrance or qualifying exam na binibigay ng National Police Commission. O kaya, registered criminologist, board passer, di ba? Kasi ang mga board passer, like registered criminologist, ay kwalipikado ng pumasok sa kapulisan, sa gobyerno, kahit walang civil service eligibility. Kasi yung lisensya natin bilang registered criminologist, yun na ang magsisilbing eligibility pagdating sa civil service examination. Natandaan natin ha, kapag ka gusto mong pumasok sa gobyerno, kahit ano pang ahensya ng gobyerno yan, gusto mong maging lingkod bayan na hindi hinahalal, ha? Hindi hinahalal, yun talagang magiging kang empleyado ng gobyerno. So, para maging permanent or regular yung posisyon mo dun sa gobyerno, kailangan pasado ka sa civil service or PNP, parte yan ng gobyerno. Tama? Kaya nga, public safety ang tawag. Diba? Ang mga nagtapos sa Philippine National Police Academy, ano ang kurso nila? Bachelor of Science in Public Safety. Public safety, hindi private. Kasi nga, ang PNP, bahagi yan ng pamahalaan or gobyerno. So para makapasok ka, kailangan meron kang eligibility. Sa ating batas, pwede yung PNP entrance or qualifying exam o kaya naman yung pagiging registered criminologist. So hindi ka na kailangang kumuha at pumasa ng PNP entrance exam para lang makapasok sa police. But wait, there's more. Maliban dyan, ito yung mga posisyon sa ating gobyerno na pwedeng pasukan. Ayan na ha? So, kailangan atentibo ka dito, kapatid. Dahil dito mo malalaman ano ba yung pwede mong pasukan maliban sa pagpupulis. Sige, tingnan natin. So, ayan. Una, sige. Dactylographer. So, pwede ka dyan. Yung mga may hilig sa fingerprint or dactyloscopy or dactylography. Siyempre, wala namang ibang nag-aral niyan kundi tayong mga graduates ng BS Criminology. Hindi naman pinag-aaralan yan sa ibang kurso eh. Ano pa? Ballistician. Yung mga mahilig sa barel. Ay, mga pumuputok dyan. Kung anumang klaseng barel yan. Di ba? So, ballistician. Question document examiner. Yan, pwede yan. So, pasok ka sa, limbawa, Bangko Sentral ng Pilipinas as question document examiner. O kaya naman sa NBI or sa crime laboratory. So, marami kang pwedeng pasukan as question document examiner sa gobyerno. Forensic photographer. Yan, isa rin yan. And polygraph examiner. Yan. Kung mapapansin mo,
Yung limang yan na ating in-enumerate ay nasa area ng criminalistics or forensic sciences. Bilang registered criminologist, kwalipikado ka talaga. Kwalipikado ka talaga na pumasok dyan. At hindi mo na kailangang mag-exam ng entrance or qualifying examination. Hindi mo na kailangan. Basta kailangan lang ipasa mo yung board exam natin. Be a registered criminologist. So maliban dyan, probation officer. Yan. So marami na rin tayong mga naging estudyante nung unang panahon na nasa probation and parole office or probation and parole administration. So pwede ka rin dyan. Ayan na, parole officer, di ba? So magkapatid yan eh. So, ano pa? Special investigator. Yan, sa NBI. Di ba? Yung special investigator. Pasok na pasok talaga dyan yung registered criminologist dahil sa ating area or subject na CDI or crime detection and investigation. Special agent. And then, special agent. Investigative agent. Yeah, magkakapatid yan. Special investigator, special agent, or investigative agent. So, pwede kang pumasok kahit ano dyan. Maliban dyan sa mga yan, meron pa. Ayan po. Intelligence agent. Law enforcement evaluation officer. NAPOCOM inspector. Traffic operation officer. Associate Graft Investigation Officer, Special Police Officer, Safekeeping Officer, Sheriff, Security Officer, Criminal Investigator. Oh, siguro, tamang-tama talaga yung ating kinakanta eh. Imagine mo, pag registered criminologist ka, ang dami mong pagpipilian. Diba? Ilan yun? Siguro mahigit 15 na yung in-enumerate natin. Diba? So, talagang we've got it all for you. Ang kailangan mo lang, lisensya. Ang kailangan mo lang, lisensya para magiging registered criminologist. At ikaw na ang mamimili kung ano sa mga yan ang gusto mong maging trabaho. Meron pa nga yan eh. Sige, tuloy natin. Yan, sige, pakibasa. Warden, reformation officer, firefighter, fire marshal, jail officer up to the rank of jail superintendent, police officer up to the rank of police superintendent, and other law enforcement agencies and agencies under the criminal justice system. Diba? Warden o firefighter. Ang importante dito, so yung jail officer and police officer up to the rank of superintendent or ano yung sabihin natin eh light colonel, lieutenant colonel, 'di ba? Kasi diyan makikita natin exempted na ang registered criminologist hanggang sa ranggo ng superintendent or lieutenant colonel, 'di ba? Nung nakaraang episode tinalakay natin para ma-promote ang isang pulis, kailangan eh pumasa siya dun sa mga promotional examinations na binibigay ng ating National Police Commission. So meron tayo dun yung first class, second class, third class, and fourth class examinations. Kung natatandaan nyo. Kaya importante talaga tuloy-tuloy yung basa natin ng ating books and at the same time, tuloy-tuloy din yung panonood natin ng ating mga online review. Kasi, di ba, paulit-ulit lang yan eh, konektado lang. Ang importante dyan, pag registered criminologist ka na, hindi mo na kailangang ipasa yung mga exams na yon hanggang superintendent, ha? Hanggang lieutenant colonel. Kasi pagka nandiyan ka na sa level ng superintendent, hanggang colonel na yan, yung senior soup, hanggang dun lang naman yung exam eh. Kasi pagdating ng chief superintendent or yung brigadier general, hindi ka naman na mag-e-exam ng binibigay ng NAPOLCOM eh. So kasi, bakit? Dahil ang pagiging general or brigadier general pataas ay ina-appoint ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakuha nyo? So pag-aaralan pa natin ang mga detalye niyan pagdating sa PNP pagka nandun na tayo sa ating Zoom lecture sa LEA or Law Enforcement Administration. At yung panghuli dito, yung other law enforcement agencies, ibig sabihin, kahit hindi dun sa mga nabanggit, sa mga nakaraang slides, kahit wala dun sa mga nabanggit, di ba, ang dami noon, mahigit 20 yan eh. Kahit wala dun, basta considered na law enforcement agency
na nasa criminal justice system. Pag-aaralan din natin yan. So basta nasa criminal justice system yan at considered na law enforcement agency, maaaring maging pribilehiyo rin yan ng isang registered criminologist. Kaya ang daming benepisyo. Kailangan lang nating magsikap, magtiyaga at talagang pursigi. Magpursigi tayo para makamit natin ang ating minimithing lisensya. Ang susunod na tanong, what is the other advantage? Kumbaga, maliban dun sa mga inisa-isa natin na mga exemptions or privileges, ano pa ang isang bentahe ng pagiging registered criminologist under Section 35? Ang sabi dyan, reference of appointment in criminal justice and other government institutions. Preference. Ibig sabihin, ikaw ang number one choice kung papipiliin sa pag-appoint sa gobyerno pagdating sa criminal justice system ng ating bansa. Kung papipiliin yung mag-a-appoint sa pagitan ng registered criminologist at ng hindi registered criminologist, ang dapat piliin ay registered criminologist. Saan ba yan? Sige nga, basa. Registered criminologist shall enjoy priority of appointment and shall not be required to take any called entrance examinations in the following. Yan. No, di ba sinabi na natin, hindi na kailangan na pumasa sa qualifying or entrance exam sa mga sumusunod. So ito, ulitin lang naman eh, practically, yung in-enumerate natin na pwedeng maging privileges ng isang registered criminologist, kumbaga, e-enjoy siya ng priority. Kaya isa to sa mga batas na babanggain nung sinasabi dun sa yung proposal na yung mga K-12 graduates daw eh, gusto nilang gawing kwalipikado para pumasok sa polis, eh, ang dami-dami pang registered criminologist eh. Kumbaga, hindi pa napapanahon. Hindi napapanahon yung mga graduates ng K-12 para maging kwalipikado sa pagpasok ng polis. Diba? Para naman nila masyadong ini-small yung mga kapulisan kung grade 12 lang yung tinapos. Eh, ang dami-daming mga nagpapakahirap, katulad nyo. Diba? Ang daming nagpapakahirap na katulad nyo na nakatapos ng 4 na taon, 5 taong pag-aaral ng BS Criminology. Tapos ngayon, nag-aaral pa rin tayo sa gitna ng pandemya para ihanda ang bawat isa sa pagsusulit na haharapin niyo sa mga susunod na buwan. Di ba? So dapat talagang priority ang registered criminologist. Unang-una sa PNP. Di ba? Kasi ako bilang registered criminologist sa mahabang panahon, bilang naging profesor at dekano sa halos isang dekada ko bilang dekano, eh, masasabi ko na 85 to 90% ng mga estudyante ng criminology ay talagang gustong tahakin ang landas ng pagpupulis. 85 to 90%. Dahil nasubaybayan ko yan eh. Marami akong batches na pinag-graduate sa pamantasan. At karamihan talaga, mga 85 to 90% ng mga graduates ko sa buong NCR. Sa NCR na lang tayo ha. Kasi nung bagong dekano ako, way back in 2009, nung naging dean ako, talagang ang sabi ko sa mga estudyante ko, ang vision ko bilang dean, lahat ng police station sa buong Kamaynilaan, Kalakhang Maynila, National Capital Region. So dapat lahat ng police station merong graduate ko na registered criminologist. So awa ng Diyos, siguro kung hindi man lahat, karamihan ng police station bago ako nag-retiro sa pagiging dean, talagang merong kapulisan. Meron tayong mga estudyante dyan dati. Okay? So maliban dyan, yung hindi naman pumasok ng PNP, pwede kang pumasok sa NBI. Ah, maganda rin yan. National Bureau of Investigation. BJMP. Bureau of Jail Management and Penology. Meron tayong AIM Smart Body. Mga nakapasok na dyan sa BJMP dito sa, dyan sa may ano, Calabarzon area. So, kala mo, pabugoy-bugoy lang dati. Nung nagre-review, binubuli-buli lang ng mga kaklase nila sa review. Ngayon, talagang naka-uniforme na.
Kumbaga dati, ang tawag lang sa kanya, inaasar-asar lang, Bogart. Bogart. Pero hindi Bogart yung tunay niyang pangalan, ha? Inaasar lang siya, ang tawag sa kanya, Bogart. Oh, pero ngayon, naka-uniforme na. Eh, talagang makisig na tignan, di ba? Kahit, kumbaga, sinong babae dyan, talagang papansinin siya. Kasi, iba class, pagka naka-uniforme ka na. Ang criminology graduate kasi, malakas ang appeal. Pero pag naka-uniforme na, lalong lumalaks ang appeal. Ang sex appeal ng registered criminologist, and at the same time, naka-uniforme ka. Iba yung datingan yan. Sinasabi ko sa iyo, kahit hindi ka kagwapuhan, kahit hindi ka masyadong kagwapuhan, maliban sa paningin ng nanay mo, pagka naka-uniform ka na as PNP, NBI, BJMP, or PFP, or kahit na ano pa mang mga tanyag na law enforcement agency sa bansa, yung kapugian mo, exponential yan. Nagiging times 10 yan. Di ba? Kasi kaysa pumili ka ng walang stable job, di ba? Kaysa pumili yung babae ng walang security. Iba na ang labanan ngayon, class, hindi lang pogi. Di ba? Uniform is the new pogi. Tandaan niyo yan, ha? Uniform is the new pogi. Siyempre, ang mga babae ngayon, nag-iisip na rin. Eh, pagka naka-uniform ka, basta wala kang gagawing katarantaduan sa gobyerno, tatagal ka dyan hanggang at the age of 56. Yan ang ating compulsory retirement age sa kapulisan, di ba? At sa iba pang sangay ng gobyerno, 56, pagdating sa law enforcement agency. Except yung NBI, mas mahaba dyan eh. Pero dun sa PNP, BJMP, and PFP, sa ating batas, yung Republic Act 6975, nakalagay doon na ang retirement age compulsory ay 56. So hanggang 56, kung makakapasok ka, let's say sa edad mo ngayon, 20, 21, 21 kasi ang pinakamababa eh, di ba? 21 o kaya 22 years old ka ngayon, pagka nakapasok ka dyan eh, hanggang 56 years old eh, hayahay ka dyan o tuloy-tuloy ang pasok ng sweldo, umulan, bumagyo, ayos lang. May COVID o wala, sumusweldo ka. Kaya kailangan pursigihin. Ha? Huwag patamad-tamad. Nandyan na sa inyo yung mga libro natin. So dapat aralin nyo yan. Huwag kayong magpatalo sa tukso ng katam, ng katamaran. Huwag kayong magpapatalo sa tukso ng katamaran. Ha? Kasi iisipin mo lagi, pag tinatamad ka, diba, halimbawa, mag-online review na naman kami. Iisipin mo lagi yung dahilan, bakit mo ba ginagawa to? Diba? Bakit ka ba nagpapakahirap? In the first place, bakit mo ba sinimulan to? Iisipin mo lagi yon. Kasi gusto kong maging alagad ng batas para maihaon ko sa kahirapan ng aking pamilya. Para mabigyan ko sila ng mas disenteng pamumuhay, iisipin mo lagi yan. Para hindi ka pakaang-kaang dyan. Diba? Magre-review ka, mag-online review ka, hindi ka nakahiga. Diba? Kailangan nakatalaga ka. Naligo ka muna para hindi ka pa hina-hina dyan. Wala kang gana. Mag-almusal ka ng maayos, mag-kape ka. Diba? Tirahin mo yung kape. Para talagang naka-alerto ka, hindi yung patulog-tulog ka dyan. Kasi ginagawa mo na rin naman to eh. E di dapat, ayusin mo na. Para pag-exam mo, isang take lang. Ito na ang huli. Huling beses kang mag-e-exam ng Board Licensure Exam for Criminologists. Dapat ganun ang ating mindset. Maliban dito sa BFP, or sa pagiging bumbero or bumbera, plus magandang trabaho din yan ha. Lalo na kapag ka na-assign ka sa mga lugar na wala namang sunog. Kasi madalas lang naman magkaroon ng sunog sa mga syudad, sa mga mauunlad na bayan, mauunlad na syudad, lungsod, katulad ng Kalakhang, Maynila. Pero kung ma-assign ka dyan sa lugar mo, halimbawa, dyan sa ating branch sa Antique, kumusta ka naman dyan? Diba? Halos wala kang, walang sunog dyan, halos walang sunog. Kasi mas marami pa ang kuliglig dyan kaysa sa mga tao. Mas marami pa ang mga tipaklong dyan kaysa sa mga gusali. Ganon din sa branch natin dyan dati sa Mindoro.
yung pinakasentro na nga ng Mindoro dyan eh, halos walang sunog eh. Eh lalo na kung nandun ka sa malayong bayan ng Mindoro, yung talagang liblib. Eh halos walang kasunog-sunog dyan. Eh anong ginagawa mo lang sa fire station? O di ba? Ang sarap ng buhay. Ang sweldo mo parehas din ng sweldo ng pulis sa Maynila. Eh kung ako sa inyo, ganun din ng mas maganda pa dyan, di ba? Lalo na yung mga kababaihan natin. Kasi syempre, sooner or later, magiging nanay din kayo. Mag-iiba yung responsibilidad nyo, yung pananaw nyo sa buhay. So maganda rin na pasukin nyo yung pagiging bumbera para mas may oras kayo para sa pamilya nyo. So isa rin yan yan sa magandang option. Kaya ang kailangan, magiging registered criminologist. So maliban dyan, pwede ka rin sa LTO. Kasi nga, di ba, nag-aaral din tayo. Isa sa ating mga subject ay traffic management and accident investigation. Kung saan, ang LTO ay isa sa mga pinag-aaralan natin. Maliban dyan, okay, isa-isayin pa natin. Ayan, number 6, basa. Other government positions related to criminology, police and law enforcement work, investigations and security, corrections and public safety of the following bureaus, departments, institutions, or agencies of the government. Katulad ng? DOJ. Oh, Department of Justice. Ha? Kasi nga, anong pillar yan? Ang DOJ under the Philippine Criminal Justice System ay under the second pillar, prosecution. So meron ding trabaho ang registered criminologist na related sa pagiging kasapi ng second pillar. So pwede nyo rin pasukin yan. Kailangan lang class, ma-research kayo. Nagsesearch ka sa internet, particularly sa mga government websites, para malaman mo kung ano yung mga bakanting posisyon na pwedeng pasukan ng registered criminologist. At ang isa doon ay sa Department of Justice. Pangalawa, CHR. Commission on Human Rights. Pwede ka rin dyan. Pangatlo, Office of the Ombudsman. Ombudsman. Filipino Ports Authority. Ito yung class, itong slide na to, under Section 35, Paragraph 6, ito yung mga pwede nating pasukan as registered criminologist na hindi masyadong na ituturo sa ating pamantasan. Hindi nabibigyan ng, kumbaga, spotlight. Kasi kadalasan, di ba, kung mapapansin natin, sa ating mga pamantasan, ang spotlight ng trabaho ay nakatuon sa pagpupulis, pagbubumbero, at dun sa pagiging jail or correctional officer. Di ba? So, dun nakafocus. Dito, marami ka rin pwedeng pasukan. Ang kailangan lang, mag-research. So, Philippine Ports Authority. O, yan yung sa mga na, ano tawag dyan? Pier. O, alimbawa, yung Ames Mark Batangas natin dyan. O, malapit kayo sa pier, di ba? Sa, ano ang tawag dun mong Jonas sa Tagalog? Yung Pantalan. Tama ba yung Tagalog ko? Di ba? Sa mga Pantalan. Pwede kayo dyan, ba? Di ba? Kasi maraming mga inspector dyan eh. Maraming nag-i-inspect ng mga kargamento. So, pwede yan. Philippine Ports Authority. Registered criminologist. Pasok sa pangaka dyan. O, number 5. COMELEC. COMELEC. O, mga investigador din. Kasi, di ba, may mga... Sa Pilipinas kasi, ang eleksyon, walang natatalo. Wala daw natatalo na kumakandidato. Lahat sila panalo. Pag natalo, hindi daw sila natalo talaga. Kundi, dinaya. So, maraming mga election cases. So, kailangan lang natin na imbestigahan. Actually, dyan kumikita ang mga election lawyer. Malaki din ang bigayan dyan. Ganun din ang mga registered criminologist. Nagkakaroon kayo ng trabaho dahil sa COMELEC. Sige, susunod na slide. Number 6. Bureau of Treasury. Oh, imaginein mo, meron palang trabaho ang registered criminologist sa Bureau of Treasury. Kadalasan kasi dyan, ang trabaho ng registered criminologist sa mga yan, investigador o kaya security officer. Ha? Investigador o kaya security officer. So kung halimbawa, ayaw mo nang masyadong magulong buhay, kasi pag PNP, talagang operation ang labanan eh. Di ba? Lagi ka nasa field, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, syempre, nandun ka pa lang sa mababang rango, patrolman, patrolwoman. So madalas,
nasa kalsada ka, nasa labas ka ng police station. So, nandun ang panganib. Ngayon, kung ayaw mo nang masyadong mapanganib, pero maganda rin ang bigayan ng sweldo, dahil naka-standardize ang sweldo sa gobyerno, eh pwede kang pumasok dyan. Bureau of Treasury, di ba? Magbibilang ka ng pera dyan. Pwede rin sa Pancor. O, imagine mo, naka-aircon ka pa, Pancor. Lagi ka pang naka-coat and tie, kasi malamig dyan. O, pwede rin pala dito, DENR, Department of Environment and Natural Resources. Diba, ito yung mga bagay na hindi tinuturo sa ating pamantasan eh. O, eh, ano to? Department of Tourism. Imagine mo, tourism eh, pwede ka? O, halimbawa, tignan mo dyan sa Maynila, yung nagbabantay sa monumento ni Rizal. Diba, yung Rizal Park, it's a tourist attraction. Siyempre, yung Department of Tourism na nangangalaga or may jurisdiction, pagdating niyo sa area na yan, sa lokasyon na yan, so kailangan nila, di ba, may nagbabantay doon. Yung mga nagbabantay doon, police din naman yun eh. O kaya Coast Guard or any law enforcement agency na inassign. Kwalipikado talaga dyan ang registered criminologist. Lalayo ka pa ba? Siyempre, yan naman ang linya ng ating kurso eh. So lalayo ka pa ba? Dapat ang piliin talaga dyan ng taga-gobyerno eh yung mga nag-aral para sa ganyang linya. At walang iba kundi ang registered criminologist. Department of Trade and Industry, sa mga negosyo naman yan. DFP. Armed Forces of the Philippines. Yan ang ating sandatahang Pilipinas. Mga sundalo. Ang sundalo natin, tatlo ang divisions niyan. Meron tayong Philippine Army, Philippine Air Force, and Philippine Navy. Ang Philippine Marines, under yan ang Philippine Navy. So pag pumasok ang registered criminologist dyan, official ka agad yan, class. Official, commissioned officer, lieutenant. Kasi pwede kang maging sundalo nang hindi ka nakakatapos ng kolehiyo. Diba? Pagkatapos ka ng kolehiyo at lalo na registered criminologist ka, eh maganda ang kalalagyan mo dyan. Medyo mapanganib nga lang. Lalo na sa mga area kung saan pwede kang masayin sa mga bundok-bundok na may NPA, o kaya may mga Abu Sayyaf, may mga terorista. Yan, medyo delikado lang, di ba? Pero pwede mo rin pasukin yan, lalo na kung yan ang hilig mo. Bureau of Immigration, di ba? Tapos Bureau of Customs, yan. Parang related yan dun sa Philippine Ports Authority. Diba? Yung Philippine Ports Authority, yung mga police pagdating dun sa mga pantalan, o yan, pwede kayo dyan. O kaya sa immigration, pagka merong undesirable alien, yan ang tawag ng batas, na gusto mong ipadeport, pwede yan, Bureau of Immigration. O Department of Transportation naman yan, diba? Pwede rin yan. Lalo nga sa panahon ngayon, medyo mahirap ang transportation system sa NCR. Eh, posibleng mas magdadagdag sila ng plantilla position. Ha? Plantilla position para, kasi lagi nilang sinasabi, kulang sa tao. So maraming trabaho pero kulang sa tao. Eh di magdagdag ka ng tao, eh ang kwalipikado dyan, registered criminologist. Yeah, may mga estudyante ako diyan ngayon, ha? So diyan sa ating paliparan. Yan naman, ha? Kanina pantalan, ito naman paliparan. So diyan sa airport. So marami kang pwedeng pasukan diyan. Isa nga diyan yung Air Transportation Office. Maliban pa dun sa mga airport police, tsaka yung aviation security group. So, meron pa yung OTS, yung Office of Transportation Security. Bah, marami na akong mga naging estudyante dyan dati. So, pagka nabiyahe nga ako, nung wala pang COVID, nung mga nakakaraang taon, eh, pag pupunta kami ng airport, eh, bigla na lang may lalapit sa akin, estudyante ko pala. Siyempre, sa papakilala sila, yun, naman, nare-recognize ko. Di, imaginein mo, dati, bubugoy-bugoy lang eh. O ngayon, talagang makita mo, eh, nakakatuwa naman, di ba, na yung dating mga estudyante ko, eh, mga successful na, matagumpay na sa kanilang tinahak na landas. Sana lang magtuloy-tuloy. Ayan, isa pa? Ano ba yung CAAP? Civil Aviation Authority of the Philippines. Ayan, sa paliparan din yan, sa airport. Ayan, isa pa. Anong BSP? Anong Boy Scout of the Philippines? Bangko Sentral ng Pilipinas. Oh, meron din akong reviewee dyan. Oh, na ano ba siya dyan sa, ano,
security officer na rin siya dyan eh. No, security officer. Yung isa, security investigator sa PSP. Meron pa dyan ako naging estudyante rin, yung ano din, document examiner. Siyempre, di ba yung mga pera? Pag-aaralan natin yan sa QD. Ha? Yung mga pera. Paano malalaman kung peke o tunay? Yung mga pirma sa cheque. So, pwede rin yan, BSP. Ang dami natin pwedeng pasukan trabaho. Isa pa, Bureau of Internal Revenue. And then, CHED, Commission on Higher Education. Yung mga program supervisor ng criminology. Halimbawa, ganito kasi yan, mga kapatid. Para alam nyo, di ba, ang bawat pamantasan, lalo na sa College of Criminology, sa iba, ang tawag nila, College of Criminal Justice, meron yang dekano o dean. Diba? So, bawat eskwelahan or pamantasan sa isang area, sa isang region, halimbawa, meron niyang CHED Education Supervisor. CHED Education Supervisor. Kumbaga, siya yung bisor sa lahat ng paaralan dun sa region na yon. Siya yung mag-i-inspect kung nakakasunod ba sa pamantayan ng ating CHED. Diba? Kung diba, pinag-aralan natin yan, yung pagdating sa laboratory, sa faculty, sa instruction, and research. Itong si CHED Education Supervisor ng mga criminology schools, syempre, sino ba ang pinaka-kwalipikado dyan na maging supervisor? Walang iba kundi ang registered criminologist. Kasi pag registered criminologist ka at ikaw ang CHED Education Supervisor ng criminology programs ng lahat ng schools dun sa rehiyon mo, ikaw yung nakakaalam kung ano ba yung dapat. Kasi nag-aral ka ng criminology eh. So alam mo kung halimbawa sa fingerprint, sa photography, sa ballistics, ano ba yung mga equipment. So mas kabisado mo yon kumpara sa hindi nag-aral ng criminology. So isa yan sa mga pwede nating pasukan. Meron pa? Pang number 20? CTR Municipal Security. Ayan. Security office din. Pwede rin yan. Provincial jail. Bakit provincial jail? Di ba BJMP na kanina pinag-usapan natin? Ang provincial jail, hiwalay yan sa BJMP. Pag-aaralan natin ng mas malalim yan sa ating correctional administration. Particularly sa institutional corrections. Provincial security office o MMDA. Ba? Marami rin tayong mga kabatak dyan. MMDA, marami din tayong mga kaibigan dyan. Kasi syempre, pang law enforcement yan eh. MMDA, Supreme Court. Kasi anong pwede mong trabaho dyan? Pwede kang mag-sheriff. Ang sheriff kasi, yan yung parang police sa mga korte. Pagka halimbawa, magpapademolish na ng mga, yung normally sa mga squatter area. Di ba? Kaya nga squatter ang tawag eh. Kasi hindi naman sila yung totoong may-ari, yung legitimate owner. Hindi sila ang legal owner nung lupa kung saan nakatayo yung kanilang mga bahay. Pag halimbawa may demolition order na dapat wasakin yung mga structure na nandyan at policy ng mga hindi totoong may-ari dyan sa lugar na yan, magpapatupad nung order ng korte yung sheriff. Tapos tatawagin yung mga kapulisan para may... Kumbaga, sasabihin, kasi siyempre mag-isa lang yung sheriff. Ayan daming mga residente. Halimbawa, isang barangay yan. Puro mga squatter. Ang tawag pala ng batas dyan, class, illegal settlers. Illegal settlers. Pero ang tawag ng mga ordinaryong tao, squatter, di ba? Halimbawa, nag-iisa lang yung sheriff sa, let's say, Municipal Trial Court of, let's say, Calamba. Calamba, mag-isa lang. Siyempre, hindi niya naman kayang paalisin yung lahat ng residente doon, lahat ng squatter. Tatawag ngayon ng pulisya. Sabi niya, need backup, need backup. Isa yan sa pwedeng trabaho nyo. And security consultation or security consultant. Ano pa? Marami pa, SSS. Investigator ka rin yan. Siyempre, lalo na, Napolcom, daming pwedeng trabaho dyan ng registered criminologist. Sa IRMM, mamakasayin ka dyan. Ano pa? Optical Media Board. Yan naman yung nagre-regulate dun sa mga, dati kasi, puso yung DVD. Yung mga pinipirata. Di ba, marami dyan. Lalo dyan sa may recto, dami dyan, hilera yan. Maraming binibenda dyan, mga, ano lang,
20 pesos lang yung DVD. Tapos pagka marami yung pambili mo, 15 pesos lang. Ano ko nalaman? Eh, taga dyan ako eh. Diyan sa area na yan, sa recto na yan. Oh, nung nandyan pa ako nakatira dati eh, halos araw-araw, nadaan ako dyan eh. Nakikita ko, oh, dami, oh, DVD, DVD, DVD. Oh, so ang magpupulis doon, yung mga pulisa, Optical Media Board, OMB. Intellectual Property Rights Office. Yeah, Intellectual Property. Katulad ng mga libro natin. Oh, hindi pwedeng i-xerox-xerox lang yan ng kung sino-sino ng walang permiso, di ba? Ng may-ari. Ito ding recording natin ng online review. Hindi yan pwedeng basta-basta i-record at i-upload ng kahit na sino ng walang permiso sa may-ari. Dahil nga, lahat yan ay kinukonsidera ng ating batas na intellectual property. Dahil nagpakahirap yung may-ari niyan. Diba? Tapos eh, isi-xerox-xerox lang lang kung sinong kumag. Kaya yung mga libreng, sabihin nila eh, notes-notes sa internet, katarantaduhan yan. Palibasa, hindi sila yung gumawa. Kaya na-upload-upload lang nila. Eh, pagka hinabol sila nung gumawa, may kalalagyan sila. Diba? May kalalagyan sila. Isa yan sa area ng law practice na talagang magandang titahan. Dahil nga pagka ano pagka kinopya mo yan na walang permiso eh talagang libo-libo o milyon-milyon ang ibabayad mo dun sa may-ari. So hindi maganda, di ba? So ang pwedeng maging let's say empleyado diyan sa opisina na yan ay registered criminologist din. Ang isa pa, PDEA. Ano ba yung PDEA? Philippine Drug Enforcement Agency. O syempre, meron tayong subject na drug education and vice control eh. So, pwedeng-pwede rin kayo dyan. Pau! Bah! Public Attorney's Office. Normally, ang mga trabaho ng registered criminologist na dyan, kundi investigador, security officer. TPC. Oh, TPC. Oh, ano pa? OCC and other government agencies with positions involving the practice of criminology. Ayan. So, yan yung mga, kumbaga lahat ng pwede mong maisip na ahensya ng gobyerno na may practice ng criminology, dyan papasok. So, imagine nyo ha, kailangan lang, sabi nga ni Manny Villar, sipag at tiyaga. So, ang susunod na tanong natin, what are the two concepts of lateral in the service? Concepts of lateral in the service. Registered criminologist ka na. Gusto mo lateral entry. Ano ba yung lateral entry na yan? Under Section 36, basa? Registered criminologists who are not in the government shall be eligible and given preference for appointment via lateral entry as police, fire, and jail inspectors or its equivalent in the PDEA, NBI, and other law enforcement. Ayan ha. Ang unang konsepto ng lateral entry ng mga registered criminologists ay yung hindi nasa gobyerno. Wala ka sa gobyerno. Ang tawag nila civilian. Diba? Ang tawag nila civilian. So wala ka sa gobyerno, registered criminologist ka, so pwede kang pumasok sa gobyerno, particularly dun sa tri-bureaus, PNP, BFP, BJMP. So papasok ka doon. Wala ka sa gobyerno, ha? Civilian ka. Pagpasok mo doon, kwalipikado ka daw, eligible. At given preference, kumbaga priority ka para via lateral entry as inspector or its equivalent. Kung police yan, kung PNP, ang rango niyan, police lieutenant. Kung BFP, fire inspector. Kung BJMP, jail inspector. Kasi yan ang magkaka-equivalent eh. Magkaka-equal yan. Co-equal. So, imagine mo, civilian ka. Pagpasok mo sa tatlong yan, kung ano man yan ang gusto mo, inspector ka agad ang rango. Oh, isn't it amazing? Isn't it surprising? Sabi nga nila. Kaya lang, sa panahon ngayon, medyo unti-unti pa lang yan nangyayari. Dati kasi parang madalang pa sa patak ng ulan. Ngayon, nilagay na sa bagong batas na kwalipikado. Ah,
Kumbaga kasi ngayon ang nangyayari sa panahon ngayon, ha, papasok ka muna as patrolman or patrolwoman. Tapos pag nandun ka na sa serbisyo, dati ha, ito yung nangyari ha, nag-issue kasi ng memorandum circular ang NAPULCOM. So, halimbawa, registered criminologist ka, pasok ka sa police. So, PO1 dati. Pagpasok mo as PO1, hindi ka pa pinapayagan na magpa-lateral entry sa inspector. Kailangan daw, at least ang rango mo, PO3. At least, kumbaga, kailangan mo munang magkaroon ng karanasan. PO1, PO2, PO3. Normally yan, 3 taon bawat rango eh. Kadalasan ha, pero merong mga spot promotion. Yan yung mga exception to the rule. Pero normally, mga 3 taon bago ma-promote. So kung PO3, nakaka-siyam na taon ka na bilang polis. Yung siyam o 10 taon mo, yun na yung magiging bentahe mo at magiging kwalifikasyon mo, isa sa mga kwalifikasyon, para ma-promote ka sa police inspector. Dati, nung isang buwan lang, nag-issue ngayon ang PNP mismo. Hinahayaan na nila ang mga patrolman or patrolwoman, wow, police ka, ang rango mo, patrolman or patrolwoman, pwede ka na daw mag-apply bilang police lieutenant. So imagine mo ilang rango ang tatalunan. Patrolman or patrolwoman, police corporal, police staff sergeant, police master sergeant, police senior master sergeant, police chief master sergeant, police executive master sergeant, and police lieutenant. So pang-8. Ibig sabihin, 7 rango. 7 rango yung tatalunan mo. From patrol woman to police lieutenant. So magandang pangitain yan. Magandang aksyon yan ng ating kapulisan na pinapayagan na ngayon ang mga patrolman or patrolwoman na mag-apply sa pagiging police lieutenant. Maganda na yan. Pero ito ang pinakamaganda kung mapapatupad tong Section 36. Kasi ito, kahit hindi ka patrolman or patrolwoman, kahit nasa civilian world ka, kumbaga mag-a-apply ka agad, ang rango mo, police lieutenant ka agad, fire inspector or jail inspector. Maganda yan. Yan naman kasi talaga ang dapat, basta registered criminologist ka. Imaginin mo, parang katumbas mo yung mga PNPA graduates. Di ba? Kasi sila, di ba, napag-aralan natin sa LEA na yung mga graduates ng PNPA, eh pagka tapos nila, di ba, otomatiko ang sa bureaus ay lieutenant or inspector. So parang ganun, ha? Yung prinsipyo niyan. Kaya nga lateral entry, tatalon ka mula sa civilian, papasok sa serbisyo, pero lieutenant or inspector ang rango. Maganda, di ba? Maganda yan. Para makainganyo. So sana mapatupad yan ng maayos. Kasi nandiyan na yung batas eh. Ang magiging issue na lang dyan, yung implementation. Kung paano nila ipapatupad yan. Kasi dapat yan kilalanin ng lahat ng mga nasa law enforcement agencies at ipatupad. Kasi pag napatupad yan, di ba? Imaginin mo, by next year, pag-apply mo, police lieutenant ka kaagad, tituwang-tuwa ang nanay at tatay mo, tsaka hindi lang yan. Siyempre, pag mataas ang rango mo, mas mataas ang posisyon, mas mataas ang sabihin natin kapangyarihan mo, di ba? At mas mataas din ang sweldo at mga pakinabang. Okay? So, yan ang kailangan nating isaisip. Kaya nga dapat, ayusin nyo yung pagre-review natin. Dito sa AIMSmart, binibigay natin ang lahat ng kaya nating ibigay. Di ba? Pero yung bahagi nyo, kailangan din maayos. Kasi kung kahit kami, binibigay namin yung 100% namin, pero kung ikaw naman eh, patamad-tamad ka dyan, di ba? Mas inaatupag mo yung mga walang kabuluhang bagay, eh hindi rin magiging matagumpay ang ating misyon, di ba? So kailangan eh, kumbaga, magtulong-tulong tayo. We'll review as one. Sabi nga, we review as one. Sige, ituloy natin. Under the second paragraph, pasa, provided further that those who are already in the police, fire, and jail service as non-commissioned officers and who are already
registered and licensed criminologists shall be given preference for lateral entry. Ito naman ha, provided further na yung mga nasa servisyo na, already in the service. Kasi yung kaninang paragraph, yung unang paragraph natin, wala sa service, from civilian to service. Rekta na, police inspector or lieutenant. Ito namang pangalawang paragraph, nasa servisyo ka na. Kaya lang, non-commissioned officers. Ibig sabihin, patrolman hanggang police executive master sergeant lang yung rango. Diba dalawang klase yan? Commissioned officer and non-commissioned officer. Yung mga non-commissioned officer, yung rango niyan makikita mo sa, ito, ano nga ba to? Ito sa arm, upper arm natin. Diba? Yan makikita. Pag commissioned officer, dito sa may balikat, di ba? Yun yung insignia na tinatawag. Kasi dito, ang tawag dyan, chevron. Yung rango dito, chevron. So, halimbawa, patrolman ka, o kaya police staff sergeant. So, ito naman ang pakinabang mo. Pag nandun ka na sa servisyo at non-commissioned officer ka, pero registered and licensed criminologist ka, dapat daw bibigyan ka ng preferensya o ng prioridad para sa lateral entry. Nako ha? So, magandang ano talaga yan, pintahe. So, sana, pagka nasa servisyo na kayo, eh, mag-apply kayo class. Huwag kayong mahihiyang mag-apply. Kasi nga, yung mga hindi nga kwalipikado, nag-a-apply eh. Kayo pa, na registered criminologist, oh, lalo na kung maging top-notcher ka, di ba? Maging top-notcher ka, dapat, the more reason, mag-apply ka kagad. Diba? Hayaan mo sila. Sabihin, kabago-bago mo pa yun. Ambisyoso ka. Wala kang pakialam, diba? Huwag mong hayaan mo yung mga sinasabi na ibang tao. Hindi ka naman mabubuhay doon sa opinion nila eh. Kailangan eh, mag-focus. Ano ba ambisyon mo? Lagi mo iisipin yon para hihina yung loob mo. O kaya tinatamad ka sa buhay, iisipin mo lagi, bakit ko ba ito ginagawa? Para kanino ba ako bumapangon? Jargon bullets. Favorite terminology in the licensure examination. Administration. It refers to the management of governmental or public affairs. Aviation Security Group. In coordination with airport authorities, it secures all the country's airports against offensive and terrorist acts. Supervises overall agencies involved in airport security operations and enforce all laws and regulations relative to air travel protection and safety. Bow Street Runner. It is a detective force organized by Henry Fielding, appointed Justice of the Peace for the city of Westminster in 1748 and for the city of Middlesex in 1749, together with his half brother John Fielding, this later evolved into Scotland Yard. Carabineros de Seguridad Pública. It is known as the earlier version of mounted riflemen in the history of the Philippine police system. Civil Security Group. It supervises and controls the training and operations of security agencies and issues licenses to operate security agencies and to security guards and private detectives or the practice of their profession. Continental theory. This theory states that the policemen are considered as servants of the higher authorities. This theory prevails among the continental countries like Spain, Italy, and France, where the form of government is centralized. Crime Laboratory. It is a support unit that provides scientific and technical investigative aid and support to PNP and other government investigative agencies. Crime Prevention and Coordination Service. It shall undertake criminological researches and studies, formulate a national crime prevention plan, etc. Criminal Investigation and Detection Group. It undertakes the monitoring, investigation, and prosecution of all crimes involving economic sabotage and other crimes of such magnitude and extent as to indicate their commission
by highly professional criminal syndicates and organizations. Deployment. It refers to the orderly and organized physical movement of elements or units of the PNP within the province, city, or municipality for purposes of employment. DILG Secretary. He shall serve as chairperson of the National Police Commission. Disciplinary Appellate Board. It is the formal administrative disciplinary appellate machinery of the National Police Commission. Edgar J. Hoover. In 1924, he became the director of the Bureau of Investigation of the Department of Justice. In 1935, the Bureau was renamed and reorganized as the Federal Bureau of Investigation, and he became its first director. Under his leadership, the FBI was successful in preventing German and Japanese agents from obtaining information on the U.S. secret war plans during World War II. After the war, he led the U.S. in its fight against communism and the Cold War. Employment. It refers to the utilization of units or elements of the PNP for purposes of protection of lives and properties, enforcement of laws, maintenance of peace and order, prevention of crimes, arrest of criminal offenders, and bringing the offenders to justice, and ensuring public safety, particularly in the suppression of disorders, riots, lawlessness, violence, rebellious and seditious conspiracy, insurgency, subversion, or other related activities. Extra-departmental plans. These are the plans that need the help or support of other departments, whether private or governmental agencies, to achieve the organizational aims and objectives. Forum shopping. It is known as the multiple filing of complaints against an erring officer of the PNP. Frank pledge or mutual pledge. It is the system that carried out policing in England around 1066 AD, which required all males over the age of 12 to join a group of 9 other neighbors to form a Thai team. Guardia Civil. This was created last February 12, 1852, to partially relieve the Spanish Peninsula troops of their work in policing the towns. Guardrilleros. It is a body of rural police organized in each town and established by Royal Decree of January 8, 1836. Health Service. It shall be responsible for providing medical and dental services for the PNP. Home Rule. It is the theory of police service wherein the policemen are considered as servants of the community. This is practiced in countries where the governmental structure is decentralized, like in the United States of America, England, and Philippines. Information Technology Management. It is responsible for the design, implementation, and maintenance of a database system for the PNP. Inspection, Monitoring, and Investigation Service. It examines and audits and thereafter establishes standards for such purposes on a continuing basis, the performance, activities, and facilities of all police agencies throughout the country. Inspector General. It is the highest ranking official in the Internal Affairs Service of Philippine National Police. Installations and Logistics Service. It shall review the Commission's plans and programs and formulate policies and procedures regarding acquisition, inventory, control, distribution, maintenance, and disposal of supplies. Insular Police Force. It is the agency of the Philippine government that was founded last July 18, 1901, which was responsible for policing the entire archipelago. Justice of the Peace. This was created to supervise the shire, reeve, and the constable in carrying out their duties. It is composed of untrained men, usually nobles, who investigate and try minor cases. This became the senior law enforcement administrator in the parish. Legal Affairs Service. It shall provide the commission with efficient and effective service as legal counsel of the commission.
draft or study contracts affecting the commission and submit appropriate recommendations pertaining thereto. Logistic unit. It is headed by a director with the rank of chief superintendent. The logistics unit shall be responsible for the procurement, distributions, and management of all the logistical requirements of the PNP, including firearms and ammunition. Management plans. These are also known as administrative plans. These include the vision and mission, organizational structure, functions, authority, and responsibilities of different officers and their personnel, and so on and so forth. Maritime Command. It performs all police functions over Philippine territorial waters and rivers. Mayor. He is the disciplinary authority that has jurisdiction over offenses which carry with them administrative penalties of withholding of privileges, restriction to specified limits, suspension or forfeiture of salary, or any combination thereof for a period of 16 days to 30 days. Metropolitan Police Act of 1829. It is the law that led to the creation of the first organized police force in England, which became the forerunner of the modern American police system. This was the innovation of Sir Robert Peel, the British Home Secretary. Modern concept. This concept considered police as an organ of crime prevention. The absence of crime is the yardstick of police efficiency. Today, this concept is more acceptable because it broadens the police activities to include the conduct of social service. Old concept. Under this concept, punishment is the sole instrument of crime control and the yardstick of the police efficiency is more on arrest. It means putting more criminals inside prisons rather than keeping them out. It looked upon the police as a repressive machinery. Operational plans. These are also known as work plans that are usually brief, giving both direction and time constraints to the line units in accomplishing given assignments. Organization. It refers to a group of persons working together to achieve a common goal. Orlando Wilfield Wilson. He is best known for his classic work, Police Administration, published in 1950. This book became one of the leaders in the field of police administration. He was a patrol officer during the time of August Vollmer in Berkeley, California, became chief of police in Fullerton, California, worked as professor at the University of California, and eventually became dean of the Department of Criminology, and finally became chief of police of Chicago. Parish Constable. It replaced the frank pledge or mutual pledge system. It was a royal official charged with suppressing riots and violent crimes. Plan. It is the process of developing methods or procedure or an arrangement of parts intended to facilitate the accomplishment of a definite objective. It is also the process of deciding in advance what is to be done and how it is to be done. Planning and Research Service. It provides technical services to the Commission in areas of overall policy formulation, strategic and operational forecasting of the things to be done. PLEB. It shall be the central receiving entity for any citizen's complaint against the officers and members of the PNP. It is the disciplinary authority that has jurisdiction over offenses which carry with them administrative penalties of withholding of privileges, restriction to specified limits, suspension or forfeiture of salary, or any combination thereof for a period exceeding to 30 days or dismissal. PNP Chief, he shall serve as the ex officio member of the Commission. PNP Reform and Reorganization Act of 1998. It is the title of Republic Act 8551. Police, it is derived from the word politia, that means a condition of a state, government, and administration. It originated from a Greek word politeia, meaning a government, citizenship, or the entire activity of a police or city. Police Community Relation Group. It implements plans and programs which promote community and citizens' participation in the maintenance of peace and order and public safety. Police Planning.
It refers to the anticipation of actions of the police or law enforcement agency for its daily, monthly, quarterly, or yearly course of work and assignments. Public Safety Basic Recruit Course. It is the training course for Police Officer 1 applicants. Police Security and Protection Group. This shall provide security for government officials, visiting dignitaries, and private individuals authorized to be given protection by the government. RA 4864. It is otherwise known as the Police Act of 1966, which purpose is to achieve and attain a higher degree of efficiency in the organization, administration, and operation of local police agencies and to place the local police service on a professional level. RA 6975, it is otherwise known as the Department of Interior and Local Government Act of 1990. Span of control, it is the ability of a person to manage, control, and supervise a group of individuals. Special Action Force. It functions as the mobile strike force or reaction unit to augment regional, provincial, municipal, and city police forces for civil disturbance control, counter-insurgency, hostage-taking, rescue operations, and other special operations. Strategic Plans. These are long-range plans that describe the overall goals of the organization. Tactical Plans. These are the plans for emergency purposes. This involve planning for specific situations like what are the things to do and not to do in case of hostage taking, jailbreak, and other similar incidents that are totally unanticipated circumstances. Visionary Plans. This identify the roles of police in the community together with the aspired condition of the department in the future. Women's Desk. It is the unit established in all police stations throughout the country to administer and attend to cases involving crimes against chastity, sexual harassment, abuses committed against women and children, and other similar offenses. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil ang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.